Hallelujah. A great prophet has arisen in our midst, and God has visited his people. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for the Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told to them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. When the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one. But you have kept the good wine until now." Jesus did this as the beginning of his signs at Cana in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Do whatever he tells you. Do whatever he tells you. This is what Mary, this was Mary's statement to the head waiters during the wedding at Cana in Galilee. When she knew that the wine ran out, kung tutuusin, si Maria, guest lang, imbitado lang. Si Jesus, imbitado lang din. Ganun din, yung mga alagad ni Jesus, imbitado lang din. They are not the ones who hold the wedding. Hindi sila yung naghanda. Hindi sila yung nagpapiging. They were just guests and invited. But look at how Mary concerned about the couple. Kapag sa isang handaan o isang kasalan at naubusan ng pagkain, nakakahiya para doon sa nagsiselebrate. Nakakahiya para doon sa nang imbita, di ba? Kaya naman, Mary was to the rescue. Hindi man siya hinihingan,
Hindi man siya sinasabihan, nagkusa si Maria. That was out of her concern. Ang sabi nga lang niya kay Jesus, they ran out of wine. Wala na ang alak. Ubus na ang alak. But look at what Jesus did. He knows what to do. Hindi siya humingi si Maria, hindi humingi kay Jesus. Sinabi lang niya, wala nang alak. Pero si Jesus, alam na niya ang kanyang gagawin. Even it was not yet his time, still, Jesus did what he had to do. Binigay niya kung ano ang dapat niyang ibigay. In our story, we could learn three things. First, the intercession of Mary, yung pamamagitan ni Maria. Kaya naman meron tayong debosyon sa mahal na ina because we believe that Mary is our intercessor to Jesus. Tagapamagitan natin kay Jesus. Si Maria, sa pamamagitan niya, dinidinig ni Jesus ang ating mga panalangin. That's number one, the intercession of Mary. Number two, it is Jesus who grants our prayer, our wish, our wants. Hindi si Maria. Si Maria, tagapamagitan lang. Si Jesus pa rin ang didinggin o didinig. Si Jesus pa rin ang magbibigay ng ating kahilingan. And this is what our first reading said. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng ating mga hinihingi ayon sa nararapat para sa atin. Look at what happened in our gospel. Jesus gave not only an inferior wine, but the best wine. So, ibig sabihin, yung hihilingin o hinihiling natin, ibibigay ng Diyos ang best at nararapat sa atin. So, ibig sabihin, kapag hindi ibinibigay, that is not best for us. Huwag malungkot. Ibig sabihin, hindi yan ang nararapat sa atin. Pangalawa, si Jesus ang magbibigay ng ating hinihiling. At pangatlo, do whatever He tells you. Hindi lang puro hingi. Kailangan meron tayong gawin. At dito, sinunod ng mga head waiter, ng mga tagapaglingkod, ang sinabi ni Jesus bago niya ibinigay ang kailangan ng mga ito. Meron tayong kailangang gawin. Hindi lang puro hingi. At ang ating gagawin, whatever God tells us. This 2023, hopefully, yung mga hinihingi natin would be granted. Yung wedding at Cana, that is the first miracle of Jesus. And this 2023, may whatever we ask of Jesus, may our first miracle of this year. But remember, we have to ask Mary as our intercessor, and it is Jesus who will grant our prayers. And three, we should do something. And what we will do? Whatever God tells us. Amen.